Randall Tagalog Love Stories presents Ayan! Pongga! Tuwang-tuwang bulalas ni Avi habang pinagmamasda ng sarili sa salamin. Hindi na ako mukhang sosyal. Hindi na rin ako pansinin. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng normal na buhay. Malawak ang ngiting hinaplos-haplos niya ang kanyang kulot na wig na ang haba ay hanggang balikat. Avi, lumabas ka na dyan! Tinatawag ka na ni Daddy. Sigaw ng kanyang kuya na siyang kumakatok sa labas ng kanyang kwarto. Avi, bilisan mo! Sandali kuya, ito na! Muling napangiti si Avi sa salamin bago niya binuksan ang pinto. Hindi pa umaalis si na mami? Kaagad niyang tanong paglabas niya. Subalit, hindi siya nakatanggap ng anumang sagot dito. Hoy, anong problema? Bakit para ka nakakita ng multo? Singhal niya rito dahil sa gulat nitong reaksyon. Sino ka? Kunot ang noong tanong ng kanyang kuya. Seriously kuya? Tinatanong mo kung sino ako? Ako to, si Mavis. Nanlaki ang mga mata ni Avi at unti-unting lumitaw ang isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Teka, hindi mo ako nakilala? Ano bang pakuluto, Avi? Ano yan? Bakit ganyan? Ang pangit ng itsura mo. Puna ng kuya niya na puno ng pang-aalipusta. Grabe ka naman sa akin, kuya. Kapatid mo pa rin ako, no? Bulyaw niya rito. Ano ba kasi ang itsura mo? Nilapitan siya ng kanyang kuya at hinawakan ang wig niya. Wig? Kulot pa talaga? Hindi na napigilan ng kanyang nakatatandang kapatid ng tumawa dahil sa itsura ng dalaga. Pati ang kilay mo, tas may suot ka pa talagang salamin? Panunuya pa nito habang humahagalpak ng tawa. Mavis! Marco! Bakit ang tagal niyang bumaba? Naghihintay na ang daddy niyo para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Biglang dating ng kanilang mommy. Ba't tawa ka ng tawa riyan, Marco? Inaasar mo na naman siguro tong kapatid mo, no? Suway naman ito sa panganay na anak. Tama ka, mommy. Tinutukso na naman ako ni kuya. Nakabusangot na sumbong ni Avi sa kanyang ina nang lumingon siya rito. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon nito. Mavis? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ng mami niya. Si mami? Kaya ako tawa ng tawa dahil sa itsura niya. Tingnan mo naman, no? Sino hindi matatawa? Hindi po ba? Gatong ni Marco. Anak! Ano na naman ba itong naisip mo, ha? Mami, wig lang naman po itong buhok ko. Peke lang din itong makapal kong kilay. Saka, hindi ba nasabi ko na sa inyo noong nakaraan na nag-apply ako bilang cashier sa isang grocery store? Ngayon na ako magsisimula. Diyos ko naman, Mavis. Hindi ko naman akalain na seryoso pala yun. Anong pumasok sa isip mo para mag-apply at gawin yan sa sarili mo? Anak, marami tayong pera. Hindi mo kailangan magtrabaho. Saad pa ng kanyang ina. Pero mami, gusto ko to. Gusto ko maranasan ng ganong buhay. Katulad ng iba, yung pinaghihirapan nila yung pera nila at yung kinakain nila. Sis, pwede ka naman magtrabaho nang hindi binabago ang itsura mo. Baka mamaya pagtawanan ka lang nila o kutsain eh. Sita pa ni Marco na natatawa pa rin. Naniningkit ang mga mata ng dalaga. Pwede ba kuya, huwag kang basag trip? Pagtataray niya rito. Saka mami, gusto ko lang din talagang maranasan na magkaroon ng mga totoong kaibigan. Na ganito yung itsura ko. Alam mo naman na sa mundong kinalakihan ko, karamihan sa mga nakakasalamuha ko ay hindi totoo ang pinapakita. Alam mo yan, mami. Ni hindi ko nga alam kung sino ba sa kanila yung tinuturing akong kaibigan eh. Pati na rin sa love life. Ang daming nanliligaw sa akin. Pero ano nangyari? Bigla ko na lang malalaman na yung yaman at ganda ko lang yung gusto nila. Hindi naman yun ang gusto ko, mami. Kaya ito lang ang naisip kong paraan. Para maranasan yung tunay na kasiyahan. Mahaba niyang sambit sa kanyang ina. Hay, ano pa nga bang magagawa ko? Kung yan ang desisyon at gusto ng unika iha ko, wala akong karapatan para kumontra.
Nakasuporta ako sa iyo, anak. Ngumiti ang kanyang ina dahilan upang mapangiti rin si Avi at niyakap niya ito. Buti ka pa, mami. Kesa yung isa riyan, imbes na suportahan at bigyan ako ng motivation bilang kapatid niya, kinukutsa pa ako. Pasaring niya sa kapatid. O siya, tama na yan. Kumain na tayo. Kanina pa naghihintay ang daddy niyo. Pag-awat ng mami nila. Huy sis, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Pahabol pang sagot ni Marco habang sabay-sabay silang nagtungo sa pagkainan upang mag-almusal. Bakit ngayon lang kayo bumaba? Tanong ng daddy nilang naghihintay at umiinom ng kape. Ito kasing mga anak natin na abutan ko nagbabangayan. Umupo na sila sa upuan nang mapatingin si Mr. Torres kay Avi. Avi? Takang tanong nito. Hindi naman umimik si Marco at Mrs. Torres upang hayaan si Avi na magpaliwanag. Daddy, ngayon na po kasi ako magsisimula magtrabaho bilang cashier sa grocery. Hindi naman po kasi ako pwedeng pumasok na ilalantad ko ang tunay ko itsura. Alam niyo naman po na matagal ko na pong gustong maranasan ang mamuhay ng simple at normal tulad ng iba. Gusto ko lang po talaga ng bagong karanasan. Sana okay lang po yun sa inyo, Daddy. Ilang segundo na natahimik si Mr. Torres bago ito napangiti. Kung saan ka masaya, anak, doon din ako. Kung ayan na nagpapasaya sa'yo, sige lang. Nakasuporta kami sa'yo, anak. Talaga, Daddy? Thank you so much po. Wala nang mapagsidla ng tuwa ang puso ni Avi dahil sa suportang natanggap niya sa mga magulang. Matapos nilang kumain, ay inihatid siya ng kuya niya sa kanyang pagtatrabahuhan. Anong oras ng out mo? Susunduin kita. Tanong ni Marco pagkahinto ng sasakyan. Hindi na, kuya. Magko-commute na lang ako. Ano? Magko-commute? Hindi pwede, sis. Susunduin kita. Masyadong delikado para sa'yo. Kuya naman, hindi na ako bata para ihatid sundo, no? Isa pa, mawawalan ng saysay ang pagpapanggap ko kung may makakakita sa'yo. Ano naman ang problema ron? Kapatid kita. Normal yun, dahil kuya mo ako. Giit pa ni Marco. Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Nagpapanggap akong isang mahirap at pangit. Ngayon, kung may makakakita sa akin na hinahatid sundo ako ng isang gwapong lalaki na may magarang kotse, ano sa tingin mo ang iisipin nila? Basta kuya, final na, hindi mo ako pwedeng ihatid o sunduin. Sa bahay na lang tayo magkita. Papasok na ako. Lumabas ng kotse si Avi at iniwan ng kuya niya na wala nang nagawa pa. Humugot ng isang malalim na buntong hininga ang dalaga upang ilabas ang kabang nararamdaman bago siya nagtungo sa locker area para ilagay doon ang gamit niya at nagsimula na siya magtrabaho. Hi! Napalingon si Avi sa isang cashier na nasa kabilang counter nang tawagin siya nito. Ikaw pala yung bagong cashier na sinasabi nila? Nakangiti nitong tanong. Ako nga pala si Celine. Nice to meet you. Ako naman si Avi. Pakilala niya sa sarili pabalik. Napangiti siya dahil sa tuwa. Hindi niya kasi inakala na may papansin pa rin sa kanya sa kabila ng itsura niya. Madalas siyang tingnan nito habang pareho silang nagsiskan ng items ng mga customer. Ikaw pala yung Avi na tinutukoy nila? Isang boses ng lalaki ang narinig niya kaya napalingon siya sa gilid. Ako nga. Nahihiyang sagot niya sa bagger. Alam mo, ina-expect ko na maganda yung tinutukoy nilang bago. Sayang. Bulong nito na siyang malinaw namang narinig ni Avi. Biro lang. Natatawa nitong pagbawi. Hindi na lang niya pinansin pa ang lalaki, bagkos ay pinagbuti na lamang niya ang kanyang trabaho. Maya-maya lang ay lunch break na. Kumakain siya ng payapa nang bigla naman siyang tabihan ni Celine. Hi, mahihain ka ba? Kaagad nitong tanong sa kanya. Tinitigan muna ni Avi ang dalaga bago siya sumagot. Hindi naman masyado, depende sa sitwasyon. Ganun? Nga pala, ba't mo naisip magtrabaho bilang isang cashier? Usisa pa nito habang sumusubo ng pagkain. Sandaling natigilan si Avi. Ano kasi? Alam mo naman, mahirap ang buhay. Kailangan magtrabaho. Ako lang kasi ang inaasahan ng mga magulang ko eh. Paggawa niya ng kwento. Talaga?
Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang. Ako at ang kuya ko lang. May kuya ka pala? Ano palang ginagawa ng kuya mo? Ibig ko sabihin, anong trabaho niya? Mga ganong bagay. Tanong pa ni Celine. Umiling-iling si Avi. Wala. Ewan ko ba? Batugan kasi ang kuya kong yun. Ayaw niya magtrabaho kaya ako na lang. Pero okay na rin. At least nakilala kita. Alam mo wala akong masyadong kaibigan dito eh. Napatingin si Avi sa dalaga. Bakit naman? Taka niyang tanong. Dahil imposible namang wala itong maging kaibigan samantalang napakaganda nito. Meron naman. Kaso hindi ko alam kung totoo sila sa akin eh. Mahirap kasi ang magtiwala sa panahon ngayon. Hindi mo alam kung sino ang totoo sa paligid mo at kung sino ang nagpapanggap lang. Bahagyang naubos si Avi sa tinura ng dalaga. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Celine. Oo naman, medyo nasamid lang ako. Sagot niya na may kasamang pagtango. Warren! Napalingon silang dalawa sa isang babaeng sumigaw. Siya si Shane. Hindi ko alam kung gusto niya ako maging kaibigan or what. Minsan kasi tinatarayan niya ako. Lalo na kapag nagkakausap kami ni Warren. Yung lalaking nilapitan niya. Yun naman si Warren. Tinitigan ni Avi ang lalaking tinutukoy ni Celine. Gwapo siya, tama? Kung alam mo lang, halos lahat ng cashier dito may gusto sa kanya. Isa na rin si Shane. May ilan ding customers na nagpapabalik-balik dito dahil kay Warren. Kaya lang, sobrang misteryoso niyang tao. Hindi pa namin siya nakitang ngumiti. Hindi rin siya pala kwento tungkol sa buhay niya. Kaya wala kaming ibang alam bukod sa pangalan niya at sa taglay niyang kagapuhan. Patuloy pang kwento ni Celine. May mga gwapong bagay din naman dito. Sina Leo at Philip, kaya lang, itong si Leo, target lang ang mga magaganda. Ayun siya oh, nilalandi si Pia. Turo niya sa isang lalaki at babae. Nang matanaw ni Avi kung sino ito, doon niya napagtanto na ito yung bagger na kumausap sa kanya kanina. Si Philip naman, okay naman siya. Mabait naman, kaya lang, ilag din sa babae yun eh, parang si Warren lang. Sila yung mga medyo kilala ko rito. Hindi ko naman masasabing kaklose ko sila, pero sila yung madalas kong nakausap dito. I see. Tumango-tango si Avi. Pero sa totoo lang, okay naman magtrabaho rito. Basta marunong ka lang makisama. Napangiti na lamang siya. Matapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa kanya-kanyang trabaho. Habang nagsiscan si Avi ng mga items, hindi niya maiwasan na mapatingin kay Warren habang ipinapasok nito sa isang box ang mga items ng customer. Magkalapit lang naman sila. Ngunit ni isang beses ay hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Miss, pwedeng pakibilisan? Nagmamadali kasi ako eh. Pwede? Pagtataray ng isang babaeng customer sa kanya. Sige po. Tanging nasagot na lang niya at binilisan ang kilos. Matapos ang ilang oras, ay tapos na rin ang kanyang shift. Ilang beses din siyang kinulit ng kanyang kuya sa tawag at text upang sunduin siya. Subalit tinatanggihan niya lamang ito. Ay, nakakapagod din palang maging cashier. Gusto ko nang magpahinga. Ungot niya habang naghihintay ng sasakyan. Hi, Avi! Bigla na lamang sumulpot sa tabi niya si Celine. Uuwi ka na ba? Sabay na tayo. Yaya pa nito. Oo eh. Pareho silang naghintay hanggang sa may isang jeep ang huminto sa harapan nila. Tara na! Masiglang yaya ni Celine. Subalit, nabuo ang pagtataka sa reaksyon ni Avi. Teka, dyan ba tayo sasakay? Tanong niya na siyang ikinakunot ng noon ni Celine. Oo, bakit? Hindi ka ba sumasakay ng jeep? Hindi ba tayo magta-taxi? Sus, taxi! Eh sobrang mahal ng pamasahe nun. Pang mayaman lang yun. Hindi naman tayo mayaman kaya sa jeep lang tayo sasakay. Hindi alam ni Avi ang tungkol ron, kaya sandali siyang napaisip. Sandali, hindi ka pa ba nakakasakay ng jeep? Usisa ni Celine, kaya agad namang nag-isip si Avi ng kanyang idadahilan. Nakasakay na. Kaya lang, nasanay lang kasi ako na sa taxi ako sumasakay. Alam mo na,
For safety. Avi, kailangan mong masanay na sumakay ng jeep. Hindi ba sabi mo, ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo? Hindi ba malaking tulong yun kung magtitipid ka? Magkano lang naman ang sinasweldo natin eh. Kung araw-araw ka magta-taxi, baka wala nang matira sa'yo. Kaya halika na. Sasakay ka ba, miss, o hindi? Naiinip na tanong ng jeepney driver sa kanila. Halika na, dali. Mahihirapan na tayong sumakay niyan mamaya eh. Wala nang nagawa pa si Avi nang hilahin siya nito papasok sa jeep. Hindi man komportable ay sinikap ni Avi na huwag mag-inarte. San ka pala bababa? Tanong ni Celine sa kanya na siyang nakaupo sa kaliwa niya. Sa pangalawang kanto lang. Ganun ba? Ililibre na kita ng pamasahe. Hindi na. Kaagad natanggi ni Avi. Ako na ang bahala. Ako na rin ang magbabayad sa'yo. Nakangiti niyang alok. Hindi na, Avi. Nakakahiya. Celine, okay lang yon. Maliit na bagay. Ikaw ang bahala. Libre na yan eh. Hindi ko matatanggihan yan. Biro pa ng dalaga. Kinuha ni Avi ang kanyang wallet sa loob ng kanyang backpack at kumuha ng pera. Kaya lang, hindi niya alam kung paano magbabayad sa naturang pang-transportasyong sasakyan. Bayad po. Isang lalaki sa tapat niya ang biglang nag-abot ng pamasahe. Kaya naman, kanyang inobserbahan nito. Napangiti siya at ginaya ang ginawa nito. Bayad po, dalawa po kami. Sa pangalawang kanto lang po ako bababa, yung kasama ko naman po ay sa unang kanto lang. Salamat po. Miss, wala po ba kayong barya rito? Wala po eh. Umiiling niyang sagot. Keep the change na lang po. Sabi niya sa driver. Kaya napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Magkano bang binayad mo? Usisa ni Celine. 1,000. Ha? 1,000? Tapos sinabi mong keep the change? Hoy Avi, malaki na rin yun ha. Hindi ka lang basta-basta makakadampot ng ganong halaga. Ni piso nga mahirap hanapin. Tapos i-keep the change mo lang? Bawiin mo yun. Pero nasabi ko na, hindi ko naman pwedeng bawiin yun. Hay, hindi ka mayaman para gawin yan, no? Ako nang kukuha. Manong, pabalik na lang po pala. May sukli naman kami dito. Napayoko si Avi sa isinigaw ng kasama. Pero sabi ng kaibigan niyo, miss, keep the change na raw. Anang driver. Ay aba, Manong, huwag naman po kayo manamantala ng pasahero niyo. Sadyang mahihain lang po itong kaibigan ko. Saka malaking halaga rin po yan, no? Alam mo bang siya lang inaasahan ng pamilya niya? Kaya sige na, Manong, ibalik nyo na yung sukli. Dali, dali na. Napailing-iling ang driver na tila ba dismayado. Sa bagay, pera na naging bato pa. Laking tuwa ni Celine nang ibalik sa kanila ang sukli at ibinigay yun ni Avi. Ito na, ikaw ang dapat na mag-keep nito. Hindi na lang nagsalita pa si Avi hanggang sa nauna nang bumaba si Celine bago siya. O sis, nakauwi ka rin. Kumusta trabaho? Salubong sa kanya ni Marco pagpasok niya sa bahay nila. Hay nako kuya, kung bibisitan mo lang ako, ipospone mo muna. Pagod ako, gusto ko magpahinga. Aniya at nagtuloy-tuloy sa kanyang kwarto. Agad siya humilata sa kama. Hay, sa wakas nakapagpahinga na rin, nakakapagod. Hindi niya namalaya na siya na ay nakatulog. Avi! Avi, gising! Hindi ka pa nagdi-dinner. Gumising ka na, anak. Dahan-dahan na iminulat ni Avi ang kanyang mga mata. Mommy? Bumangon siya sa pagkakahiga. Mukhang pagod na pagod ka. Kamusta ang first day sa trabaho? Tanong pa ng mommy niya. Okay naman po, mommy. Medyo nakakapagod lang. Kinusot-kusot niya ang mata nang biglang matawa ang kanyang ina. Bakit ka tumatawa, mommy? Inosente niyang tanong. Anak, mabuti na lang at ako ang gumising sa iyo at hindi ang kuya mo. Panigurado kasing tutuksuin ka na naman nun. Well, sanay naman po ako kay kuya. Tumayo siya sa kama upang tingnan ang itsura sa salamin, maski siya mismo ay muntikan ng matawa sa sariling itsura. Paano ba naman kasi? Halos matanggal na ang wig niya, habang ang isang kilay niya ay wala na rin sa ayos. O siya, ayusin mo muna ang sarili mo at bumaba ka na, okay? Nagpahanda ako ng dinner para sa'yo. Maiwan na muna kita, anak.
Sige po, Mommy. Thank you po. Inalis niya ang wig, salamin, at peking mga kilay niya bago siya nag-shower saka kumain ng hapunan. Kinabukasan, ay hinanda niyang muli ang sarili para sumabak sa kanyang trabaho. Hoy, Avi! Habang inilalagay ni Avi ang gamit sa locker, ay may biglang tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ito, ay ganun na lamang ang gulat niya sa nangyari. Kay bago-bago pa lang nun lalandi ka na. Sigaw sa kanya ni Shane, matapos siya nitong buhusan ng malamig na kape sa dibdib. Shane! Avi! Sigaw ni Celine at tumakbo palapit sa dalawa. Shane! Ano tong ginawa mo kay Avi? Huwag kang makialam dito, Celine. Itong babaeng pangit na to, kung umasta ka, alam mo kung sino. Nang makarecover si Avi, ay pinagpagan niya ang dibdib gamit ang dalawang kamay. Sorry ah, pero pwede mo ba ipaliwanag sa akin kung ano nagawa ko? Pipilitin kong kumalma. Sabihin mo sa akin kung deserve ko bang tapunan mo ko ng kape. Kapag yung dahilan mo hindi sapat, umasa kang dobling cold coffee ang babalik ko sa'yo. Matapang, ngunit kalmadong litanya ni Avi. Sarkastiko namang umisi si Shane. Ang tapang ah. Hoy, kilalanin mo ang kinakalaban mo ah. Bago ka lang dito pero si yung pangit na mukha mo yung ugali mo. Ang dami mo namang satsat. Pwede bang direkta mo nalang sabihin sa akin kung anong ginawa ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na hindi masasayang ang oras ko. Hamon pa ni Avi. Ibang klase. Nawala ang isi ni Shane at napalitan ng seryosong reaksyon. Si Warren, gusto ko siya. Sa akin lang siya. Walang ibang pwedeng lumandi sa kanya, lalo ka na. Tila ba nagpanting ang tenga ni Avi sa narinig? Anong kinalaman ni Warren dito? Ang kapal ng mukha mo magmaang maangan. May nakakita sa inyo kagabi na magkasama kayo sa iisang jeep. Aminin mo, sinusundan mo talaga siya, no? Napamuntong hininga si Avi nang maalala niyang si Warren nga pala ang lalaki na kaupo sa tapat niya nung gabing yun. O tapos? Naiinip niyang untag. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Ngayon pa lang binabalaan na kitang layuan mo si Warren. Hoy, Shane, kung umasta ka naman akala mo pag-aari mo na si Warren? Oo, alam naming lahat na may pagtingin ka sa kanya. Pero siya ba? Meron din ba? Ni hindi ka nga niya pinapansin eh. Sabad naman ni Celine. Shane, tama ba? Huwag kang mag-alala. Gagawin kong dalawa yung kaping sinayang mo sa akin. Sumama ang tingin sa kanya ni Shane bago ito walang kimong umalis. Ay, grabe na talaga ang ugali niya. Kung ang kininya si Warren, akala mo pag-aari niya. Kumento ni Celine. Nga pala, ibang klase ka rin ah. Ang tapang mo din pala. Alam mo bang wala ibang lumalaban o sumasagot sa kanya? Ganon? Pwes, ibahin niya ako. Hindi porket ganito lang ako at ganito ang itsura ko, ay may karapatan siyang apihin ako. Tama ka naman dyan. Nakakainis nga minsan eh. Matagal ko nang hinihiling na sana makahanap na siya ng katapat niya. At tingin ko, ikaw na yun. Hay, salamat Celine. Pero mauna ka na ron. Iwanan mo na ako rito. Kailangan ko pa magbihis eh. Okay, sige. Iwanan na muna kita. Napasandal si Avi sa locker nang umalis si Celine. Pangalawang araw pa lang niya sa trabaho, may nakaalita na kaagad siya. Buti na lang sanay ako sa ganito. Palibutan ba naman ako ng mga gwapong nila lang na maraming babaeng umaaligid? Ay nako. Hindi ka naman siguro baliw, no? Napapitlag si Avi nang makarinig siya ng isang boses. Warren? Gulat niyang reaksyon. Ito, palitan mo yung damit mo. Napatingin si Avi sa hawak nitong polo shirt na katulad ng suot niya. Dahan-dahan naman niya itong tinanggap. Salamat. Ang akala ni Avi ay aalis na ito. Ngunit na natili itong nakatitig sa kanya. Oo nga pala. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit ako tinapunan ng kape kanina lang? Sarkastikong untag ni Avi sa binata. Oo, alam ko. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Warren. Kaya nga kita dinalhan ng shirt eh. Isa pa, madalas din kasing mangyari to. Hindi lang naman sa'yo. Ibig sabihin, hindi lang ako ang tinapunan ng kape ng Shane na yun? Ha, sabagay. Gamay ko na ang mga katulad niya. Hindi ko lang alam kung bakit baliw na baliw yun sa'yo. Nagtitigan sila ng mata hanggang sa si Warren na mismo ang unang umiwas. Avi ang pangalan mo, tama? Ako si Warren.
inilahad nito ang braso sa kanya upang makipagkamay. Ilang segundo rin munang tinitigan yun ni Avi bago niya ito tinanggap at sandaling nakipagkamay sa lalaki. Magbihis ka na, marami ng customers. Tura ng binata bago niya tuluyang iniwan si Avi. Kagad naman siyang nagpalit ng damit at pumuesto na sa counter. Hanggang sa sumapit na ang coffee break at nagtipon-tipon na naman ang karamihan sa kanila. Hi Avi! Biglang bati sa kanya ni Pia sa masiglang paraan. Para kanino yung isang kaping hawak mo? Tanong nito patukoy sa dalawang kaping bitbit ni Avi. Para kay Shane. Diretsong tugon naman niya. Kay Shane? Bakit? Ginawa ka rin ba niyang utusan? Hay, hindi na talaga nagbago yun. Siguro naaalibadbaran lang yun sa itsura mo kaya ganun. Tila ba nang aalipusta pang dagdag ni Pia? Ah, sorry. Ibig kong sabihin, baka iniisip niyang inaagaw mo si Warren sa kanya. Paliwanag pa ni Pia nang titigan siya nito ng seryoso. Inaagaw? Wala naman silang relasyon ni Warren, di ba? Bukod doon, kung naaasiwa siya sa itsura ko, ba't kailangan niya mag-alala? Panigurado naman kasing hindi katulad ko nakakasuya ang matitipuhan ni Warren. Nahangiting tugon ni Avi, sa kanya ito nilagpasan. Avi! Salubong sa kanya ni Celine. Subalit, hindi siya pinansin ni Avi. Bagkus ay tinungo niya lang ang kinaroroonan ni Shane kung saan abala ito nagtitipa sa cellphone. Avi, sandali! Tawag pa ni Celine sa kanya dahilan upang maagaw ang atensyon ni Shane. Avi? Ano na naman ang kailangan mong bruha ka, ha? Pagtataray ni Shane nang huminto sa harapan niya ang kanyang katrabaho. Dinalhan lang kita ng cold coffee. Diba sabi ko naman sa'yo kanina, ibabalik ko sa'yo yung coffee na itinapon mo sa'kin at gagawin kong doble? Unti-unting ngumiti si Avi hanggang sasabay niyang ibinuhos ang dalawang kaping hawak niya sa dibdib ni Shane. Avi, ano ba problema mo? Malakas sa sigaw ni Shane at itinulak palayo si Avi. Nababaliw ka na, kadiri! Gigil pa nitong hiyaw. Nilapitan sila ng iba pang staff para awatin. Subalit hindi man lang naglaho ang isi sa mga labi ni Avi. Avi, halika nga! Hinila ni Celine si Avi palayo roon. Grabe, hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun. Alam mo bang wala pang maski isang staff dito ang nagawang gumanti sa kanya? Bahagyang natutuwa at hindi makapaniwalang bulalas ni Celine. Pumuntong hininga muna si Avi. Iba ako, Celine. Ginagawa ko kung anong sinabi ko. Seryoso? Ngunit batid ang pagod sa boses niya. Naiintindihan kita. Tama lang yung ginawa mo. Dahil siya naman talaga yung naunang tapunan ka ng kape. Pero Avi, gusto lang kitang balaan. Dahil sa ginawa mo, sigurado akong hindi yan mapapalampas ni Shane. May mga kakampi siya rito. Katulad na lang ni Napia at Leo. May pag-aalalang tura ni Celine. Ipinag-cross naman ni Avi ang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing, "Huwag ka mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Saka wala akong ginagawang mali. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Ituring mo na rin ako bilang kaibigan mo." Kaibigan? Taas ang isang kilay na tanong ni Avi. Gusto mo ako maging kaibigan? Ha? Oo naman. Bakit? Wala naman. Ang akala ko kasi walang gugustuhin na maging kaibigan ako. Tingnan mo naman ang itsura ko, di ba? Hi, Avi. Ano naman ngayon kung ganyan ang itsura mo? Hindi naman ibig sabihin no, na hindi ka na pwede magkaroon ng kaibigan. Isa pa, natutuwa nga ako na dumating ka rito eh. Wala kasi akong kaibigan. Malungkot na wika pa ni Celine. Napangiti na lang si Avi bago sila bumalik na sa trabaho. Puro masasamang tingin ang ipinukol sa kanya ni Shane. Marahil ay dahil sa ginawa niyang pagante. Ay kapagod! Bulong ni Avi matapos ang shift. Saktong paalis na siya na may makita siyang cellphone sa counter kaya kinuha niya ito at binuksan. Kay Leo to ah. Aniya nang makita niya ang picture ng binata. Kagad naman siyang lumabas upang habulin ito. Leo! Tawag niya rito nang makita niya
na nakasandal ito sa poste. Sa'yo itong phone na iwan mo. Pag-abot niya sa telepono. Ilang segundo na tinitigan siya ng binata bago niya ito marahas na kinuha. Pwede ba wag na wag mong hahawakan ang gamit ko? Ganyan ang itsura mo? Paano kung may sakit ka pala? Eh di nahawaan mo pa ako. Nagpanting ang tenga ni Avi sa mga narinig. Balak na sana niyang sumagot ng sakto namang tumulog ang cellphone sa bulsa niya. Binasa niya ang text at bumakas ang pagpapanik sa kanyang muka bago siya nagmamadaling umalis. Kuya! Tawag niya kay Marco na siyang nakasandal sa kotse nito. Ano na naman bang pumasok sa isip mo at sinundo mo ako? Inis niya ang tanong nang lapitan niya ito. Sis, kapatid kita. Normal lang sa akin na mag-alala. Kaya nagkusa na ako sunduin ka. Hindi ka pa natutuwa? Katwiran naman ni Marco. Kuya naman eh. Paano kung may makakita sa'yo? Saka hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi mo na ako kailangan sunduin? Kaya ko ang sarili ko. Kaya ko mag-commute. Giit pa ni Avi. Sis, wala ka na magagawa. Nandito na ako sa harapan mo. Isa pa. Malayo naman itong pinagparkingan ko sa grocery store na pinagtatrabahuhan mo. Walang makakakita sa akin, kaya halika na. Pumasok ka na sa loob ng kotse at umuwi na tayo. Nauna nang pumasok sa driver seat si Marco, bago pumasok si Avi sa passenger seat. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ni Leo at nagtatakang pinagmamasdan sila. Sino yung lalaking kasama niya? Boyfriend niya? Imposible namang may papatol sa kanyang mayaman at gwapo. Natatawang usal ni Leo. Pero sandali. Sandali naman siyang natigilan at nag-isip. Parang pamilyar sa akin ang lalaking yun. Saan ko ba siya nakita? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay unti-unting namilog ang mga mata niya dahil sa napagtanto. Imposible. Bulong pa niya. Ligtas namang nakauwi si na Avi at dumiretso agad sa kanyang kwarto. Hindi niya na nagawang nakipag-usap pa sa kapatid dulot ng pagkainis niya rito. Nagising siya kinabukasan at kumain ng mag-isa, saka nag-commute na papasok sa trabaho. Nakakapagod pala magtrabaho, pero nakaka-enjoy rin pala, kahit ganun. Usal niya habang inilalagay sa locker ang kanyang bag. Nasa naman kaya si Celine? Hindi pa siya papasok? Takang tanong niya, nang maski anino ng dalaga ay hindi niya nasilayan. Ano pala ang real name mo? Bahagyang napaigtad si Avi dahil sa biglang tanong ni Warren na kasalukuyang inilalagay sa isang box ang mga item. Bakit mo pala gustong malaman? Eh ikaw ba, ano ba ang real name mo? Ako ang nagtatanong, pero tanong din ang sagot mo sa akin. Saad ni Warren at hindi sigurado si Avi kung tunay ba ang nakita niya na ito'y simpleng umiti. Avi! Napalingon naman siya sa lalaking biglang tumawag at lumapit sa kanya. Si Leo ito. Wala si Celine. Gusto mo bang sumabay sa akin mag-lunch mamaya? Yaya nito, dahilan upang rumihistro sa mukha ni Avi ang pagtataka. Ano naman ang nakain ng isang to at niyayaya niya ako mag-lunch? Parang kagabi lang ininsulto niya ako ah. Sa isip-isip ni Avi, tinapunan niya ng tingin si Warren na siyang nagtataka rin. Bakit mo ako biglang niyaya? Sa pagkakaalam ko kasi, mga babaeng magaganda lang nilalapitan mo. Prangkang sabi ni Avi sa binata. Oo nga naman, Leo. Anong sumagis sa isip mo para yayain itong si Avi mag-lunch? Biglang sabat ni Pia na bahagyang lumapit sa kanila at tinarayan pa siya nito. Mabuti na lang at wala pang masyadong customer. Pia, huwag ka makialam, okay? Ikaw nga itong gusto kong ligawan pero lagi mo akong binabasted. Anong gusto mo gawin ko? Wow! So sinasabi mong kasalanan ko kung bakit bumaba ang standard mo sa isang babae? At itong si Avi pa talaga ang punteriya mo? Wala kang alam sa nararamdaman ko, Pia. May nakita lang akong kakaiba kay Avi. Oo, aaminin ko nilait ko siya. Pero mas importante pa rin ang ugali. Napangisi si Leo. Pwede ba, Leo? Wala sa vocabulary mo na mas importante ang ugali kaysa sa itsura.
Gusto mo lang na magagandang babae kahit pa masama ang ugali. Sabad naman ni Philip na bigla na lang din sumulpot. Saka tigilan niyo tong si Avi. Pahabol nitong sabi bago umalis. Mga pakialamero talaga. Dismayadong bulong ni Leo kasabay ang pagbuntong hininga. So paano Avi, payag ka na ba? Baling niyang muli sa dalaga. Ngunit imbes na sagutin ay tinalikuran lang siya nito at inasikaso ang mga bagong customer na nakapila. Lunch break na. Mag-isang kumakain si Avi sa mesa. Nang bigla siyang lapitan ni Leo at tabihan. Hi Avi! Malawak ang ngiting bati pa nito. Napabuntong hininga si Avi, sinyalis na hindi niya nagustuhan ang presensya ng binata sa tabi niya. Kung tungkol pa rin sa pang-iinsulto ko sa'yo, humihingi ako ng sorry. Hindi ko naman intensyon yun. Pasensya ka na. Paghingi ng paumanhin ni Leo. Ano ba ang dahilan at bigla kaya itang bumait sa akin? Napagtanto ko kasi na wala ka namang masamang ginagawa. Mabait ka at maganda. Napaiwas ng tingin si Avi sa binata dahil sa kakaibang titig dito sa kanya. Maganda? Ako? Malabo na ba mga mata mo? Huwag mo na akong bulahin, Leo. Hindi ko alam kung ba't nilalapitan mo ako ngayon, isamantalang alam kong diring-diri ka sa akin. Avi, naliwanag ko na nga. Diba? Sorry, okay? Ano bang pwede kong gawin para tanggapin mo ako bilang kaibigan mo? Muling bumuntong hininga si Avi na tila ba nauubos na ang pasensya. Pasensya ka na rin. Pero wala kasi akong oras para makipagkaibigan. Gusto ko lang magtrabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Matapos ang ilang oras ay pauwi na si Avi. Ngunit dahil wala siyang kasabay dahil sa pagliban ni Celine, gusto niya sana sumakay ng taxi. Ngunit dahil sa pag-iingat ay naglakad siya patungo sa sakayan malayo sa pinagtatrabahuhan niya. Bakit ba pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin? Masyado lang ba talaga ako nababahala? Iyan ang tumatakbo sa isip ni Avi dahil habang naglalakad siya ay tila ba may kung sino sumusunod sa kanya. Bumagal ang paglalakad niya hanggang sa napilitan siyang huminto. Kung sino ka man na sumusunod sa akin, sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Bakit mo ako sinusundan? Matapang niyang tanong habang nakatayo at nakatalikod. Nakarinig siya ng kaluskos kaya naman naghanda siya. Hindi ako natatakot sa'yo. Usal pa niya hanggang sa biglang may patalim na tumutok sa tagiliran niya. Hold up to. Ibigay mo sa akin ang pera at cellphone mo. Anang isang nakakatakot at hindi kilalang boses. Napapikit si Avi. Mahirap lang ako, wala kang makukuha sa akin. Wala akong pakialam, ibigay mo ang gusto ko kung ayaw mong mabutasan ko ang tagiliran mo. Okay, ito na. Kukunin ko lang sa bag ko. Pagsuko ni Avi at dahan-dahan gumalaw para buksan ang bag niya. Ngunit bago pa man niya itutuluyang magawa, ay hinawakan niya ang pulsuhan ng lalaki at binali. Dahilan? Upang mapaungot ang lalaki at mabitawan ng hawak na patalim. Patawad, kaya lang hindi ko ugaling magbigay ng libre sa mga taong masasama ang loob kagaya mo. Tinadya kanya ang lalaki kaya natumbay ito. Inayos niya ang pagkakasukbit ng bag sa balikat niya at balak pa sana niyang lapitan ng lalaking nagtangkang hold upin siya nang matanaw ang dalawang lalaki na papalapit sa kanya. Abat may back up pa talaga? Hay nako! Walang nagawa si Avi kundi ang tumakbo palayo, ngunit sinundan naman siya ng mga ito. Ano ba? Bakit niyo ba ako sinusundan? Gigil niyang sigaw habang patuloy na tumatakbo. Kung saan-saan na siya tumakbo, hanggang sa may isang lalaki siyang nakabanggaan. Muntik na siyang matumba, mabuti na lang at nasalo siya sa bewang ng lalaking pamilyar sa kanya. Ngunit nakasombrero ito at nakamask. Gulat naman siya lumingon sa likuran niya. Anak ng... Hindi niyo ba talaga ako tatantanan? Hiyaw niya. Pwede ba? Huwag na akong hold upin niyo. Gayon pa, ay may tila ba walang narinig ang tatlong lalaki na sumusunod sa kanya na biglang sumugod kaya wala siyang nagawa kundi labanan ng mga ito. Hindi porket lalaki kayo, hindi ko kayo lalabanan. Sigaw niya nang sipain niya isang lalaki at pilit namang iniiwasan ang atake ng isa pa.
Napalingon naman siya sa isang lalaki at nakita niyang nakikipagbugbugan na rin dito ang lalaking nabangga niya kanina. Huwag ka na lang kasing pumalag. Ibigay mo na lang sa amin ang kailangan namin. Sinakal siya nito patalikod ng isang lalaki kaya naman nahirapan din siyang kumilos. Sinabing ayoko eh. Buong pwersa niyang tinanggal sa leeg niya ang braso ng lalaki at malakas na sinipa ang pribadong parte nito kaya humandusa ito sa simento. Sunod naman siyang inatake ng isa pang lalaki, ngunit bago pa man ito makalapit sa kanya, ay nabugbog na ito ng lalaking tumulong sa kanya. Tara na, umalis na tayo dito. Baling sa kanya ng binata at hinila siya palayo sa lugar na yon. Hindi naman niya alam ang magiging reaksyon, kaya napatingin siya sa kamay nilang magkahawak. Salamat sa tulong mo. Usal niya sa binata nang huminto na sila at binitawan ang kamay nito. Sino yung mga yon? Tanong ng binata. Mga hold-upper. Sa dami ng pwedeng hold-upin ako pa talaga. Hindi ba nila naisip na wala rin sila mapapala sa akin? Hindi naman pumipili ang mga kriminal kung sino ang gusto nilang biktimahin. Sa bagay. Nilingon niya ang binata at namilog ang kanyang mga mata nang magtanggal ito ng mask. Warren? Hindi makapaniwala niyang bulalas. Oo, ako nga. Ang akala ko nakilala mo na ako kanina pa. Paano kita makikilala e nakasombrero at mask ka? Siya nga pala, pauwi ka na ba? Halata naman, di ba? Dinedman na lang ni Warren ang pagtataray ng dalaga at sabay silang naglakad at naghintay ng taxi. May isang taxi ang huminto at pinagbuksan pa ni Warren ang pinto ang dalaga. Salamat. Tanging naging tugon ni Avi. Magkatabi sila sa backseat habang tahimik sa biyahe. Hanggang sa napagtanto ni Avi na malapit na siya sa lugar nila kaya naman agad siyang pumara. Manong, dito na lang po. Huminto naman ang taxi at akmang kukuha na siya ng pera sa kanyang wallet. Ako na. Bumaba ka na at ako ng bahala. Hindi nakaimik si Avi at lumabas na ng taxi. Hinihintay pa niya muna itong umalis bago siya maglakad patungo sa bahay nila. Anak, kumain ka na ba? Bungad na tanong ng kanyang mami. Umiling-iling naman si Avi. Mamaya na po, mami. Gusto ko po muna kasing ipahinga ang katawan ko eh. Ganun ba? Opo, mami. Dagdag mo pa po na biktima pa ako ng mga hold-upper. Pinagod pa nila ako. Mahinang sabi niya na medyo hindi na narinig ng kanyang ina dahil papaalis na ito ng kanyang silid. Humarap naman ito agad nang nasa pinto na. O sige, magpahinga ka na muna. Kapag nagutom ka, magpahanda ka na lang sa mga katulong, okay? Okay po. Thank you, mommy. Lumipas ang ilang araw na patuloy siyang kinukulit ni Leo. Mabuti na lamang at andyan ang kaibigan niyang si Celine para ilayo sa chickboy nitong katrabaho. Hay, hindi ko talaga alam kung seryoso ba itong si Leo sa'yo o pinagtitripan ka lang eh. Naiiling-iling na komento ni Celine habang nasa locker silang dalawa ni Avi. Hayaan mo siya, hindi din naman ako magpapauto sa kanya. Mas gugustuhin ko pa si Warren para sa'yo o hindi naman kaya si Philip. Bakit mo naman naisip yan? Nakakunot ang noong tanong ni Avi. Isipin mo kasi mabait sila pagdating sa'yo. Hindi ka nilalayuan. Nararamdaman kong gusto ka nila maging kaibigan. Kaya ganun na lang siguro ang galit sa'yo ni Shane dahil nai-insecure siya sa'yo. Celine, sabi mo nga gusto lang akong maging kaibigan ni na Philip at Warren. Kung kaibigan, ayos lang. Pero kung higit pa rin ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Kasi napaka-imposible niyan. Anong imposible? Walang imposible pagdating sa pag-ibig, no? Agiit pa ni Celine. Imposible nga yung iniisip mo, Celine. Sa tingin mo ba magkakagusto sila sa katulad ko? Sa isang mahirap at pangit na kagaya ko? Sabihin mo nga sa akin. Hindi naman kaagad nakasagot si Celine at tila ba nag-iisip pa. Kita mo na, hindi ka rin nakaimik. Ani Avi, sa kanya tinalikuran ng kaibigan at bumalik na sa counter. Mabilis na lumipas ang mga oras at nagtungo siya sa locker area para kunin ang gamit niya. Huh? Nasaan ang wallet ko? Taka niyang tanong nang silipin niya sa loob ng bag niya. Hinanap pa niya iyon sa loob ng locker ngunit hindi niya iyon natagpuan. Ito ba ang hinahanap mo?
Munti ka nang mapatalon sa gulat si Avi at humarap sa taong nagtanong sa kanya. Si Celine yun, nahawak ang kanyang wallet. Oo, yan nga. Salamat. Ang akala ko'y nawala. Magiliw niyang kinuha ang wallet mula sa kaibigan. Oh, ayos ka lang ba? Usisa niya rito dahil sa pagiging tahimik nito. Avi, may tinatago ka ba sa akin? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Avi sa tanong na yun ni Celine. Tinignan mo ba ang wallet ko? Direkta ring tanong ni Avi dahil yun ang unang pumasok sa isip niya. Ilang segundo bago nakasigot si Celine. Oo, nakita ko ang ID mo. Nakita ko rin ang mga credit card mo. Mavis Torres, yan ang pangalan mo, tama? Pero bakit iba ang itsura mo sa ID mo? Hindi ko maintindihan. Gulong-gulong sambit ni Celine. Bahagyang napayo ko si Avi at pasimpleng sinipat ang paligid. Mabuti pa kumain tayo sa labas. Doon ko'y papaliwanag sa iyong lahat. Aniya at nauna nang umalis. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan. Ang akala ko ba naghihirap kayo ng pamilya mo? Pero bakit dito tayo kumakain sa mamahaling restaurant? Takang tanong pa ni Celine nang dalhin siya ni Avi sa isang malapit lang na restaurant. Kumain ka na at unti-unti ko ipaliliwanag sa iyo ang totoo. Kalmadong saad sa kanya ni Avi na siyang sinunod naman ni Celine. Uminom ng tubig si Avi bago muling magsalita. Mavis Torres, yan ang pangalan ko. Hindi ko alam kung pamilyar sa iyo pero anak mayaman ako. At ang mukhang nakikita mo ngayon sa harapan mo, hindi ito yung totoong mukha ko. Wig lang ang suot ko at pekeng kilay. Ginusto ko kasing maranasan na magtrabaho na ganito ang itsura ko. Halika, punta tayo na restroom. Yaya niya at nagtungo nga sila ron. Sinigurado muna nilang wala ibang tao sa loob bago niya napagpasya na tanggalin ang wig, peking mga kilay at malaking salamin nito. Napaawang naman ang labi ni Celine habang namimilog ang mga mata. Ito talaga ako. Ito ang tunay kong itsura. Avi, hindi ba ito isang panaginip? Talaga bang ang magandang mukhang yan ang totoo mong itsura? Tumangot-tango naman si Avi. Naitakip naman ni Celine ang isang palad sa kanyang bibig. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin talagang mayaman at maganda ka? Ganun na nga. Pero Celine, pakiusap, ipangako mo sa akin na wala kang iba pagsasabihan tungkol dito. Hindi pwedeng malaman ng iba. Lalo na mga katrabaho natin. Huwag kang mag-alala, Avi. Promise, wala akong pagsasabihan maski isa. Makakaasa ka sa akin na ililihim ko ang sikreto mo. Napangiti naman si Avi. Salamat. Lumabas na sila ng restroom na natural na itsura ni Avi. Saka sila nagpatuloy na kumain. Dahil din doon, pinagtitinginan siya na ibang customer, subalit tinawanan na lamang ni Avi at Celine iyon. Kinabukasan, tinupad nga ni Celine ang pangako niya na wala siyang pagsasabihan tungkol sa sekreto ni Avi. Warren, may gagawin ka ba bukas? Tanong ni Shane sa binata sa tonong nangaakit. Wala naman. Gusto mo ba kumain tayo sa labas? Libre ko. Pangungulit pa nito sa binata. Pasensya na, naalala ko kasi may gagawin pa ako bukas. Sagot naman ni Warren. Napangisi naman si Avi nang marinig niya ang dalawa habang siya ay abala sa pagsaskan ng mga items. Ibang klaseng babae talaga. Hindi ba niya maramdaman na hindi interesado sa kanya si Warren? Bulong pa niya. Hoy, bruha, narinig ko yung mga binubulong-bulong mo dyan ha? Bulyaw sa kanya ni Shane at bahagya siyang nilapitan. Alam mo, pasalamat ka at pinakiusapan pa ako ni Philip na huwag kang i-report sa HR dahil dun sa ginawa mong pagtapon sa akin ng kape. Eddie, sana natanggal ka ngayon sa trabaho. Matapos ang huling customer na nakapila sa kanya, ay hinarap niya si Shane. Excuse me? Ako pa talaga ang i-report mo? Sino bang unang sumugod at nagtapon sa akin ng kape? Hindi ba ikaw? Saka huwag mo akong takutin tungkol sa pagkatanggal sa trabaho. Hindi mo lang alam pero kayang-kaya kitang mapaalis dito. Seryosong banta niya rito. Shane, huwag mo namang ginugulo si Avi. Nagtatrabaho siya ng maayos oh. Biglang sulpot naman ni Leo, ngunit siya ring dahilan
ng lalong pagbusangot ni Avi. Leo, alam mo, isa ka pa eh. Pwede bang layuan mo na rin ako? Hindi ko alam kung anong motibo mo, pero hindi ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Pagprangka niya sa binata. Ngumiti naman si Leo sa kanya at bahagyang lumapit sa tenga ni Avi. Lalo tuloy ako na-challenge dahil sa pagiging suplada mo. Ayos lang yan. Hindi rin naman ako titigil kakasuyo sa iyo, Mavis. Halos manindig ang balahibo ni Avi sa katawan nang marinig niya ang pangalan na binanggit ng binata bago siya iniwan nito. Tama bang narinig ko? Tinawag niya ako, Mavis. Pero paano niya nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Avi sa isip niya habang animoy na pako na sa kanyang kinatatayuan. Hanggang matapos ang shift niya, ay walang ibang tumatakbo sa utak niya kundi ang ideyang kung paano nalaman ni Leo ang tunay niyang pangalan. Imposibleng malaman niya ang pangalan ko. Avi ang nilagay ko sa resume ko. Bulong niya habang papalabas ng grocery store. Nauna na rin umuwi si Celine dahil nagkaroon ng emergency sa kanila. Kaya ngayon, mag-isa ulit siyang nilalakbay ang daan upang mag-abang ng taxi. Gayon pa man, pakiramdam niya ay tila ba na ulit ang nangyayari noon. Bumagal ang bawat paghakbang niya nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Ito na naman tayo eh. Hold up na naman ba to? Bakit papaborito nila akong biktimahin? Kainis! Binilisan niya ang lakad at lumiko sa isang eskinita. Ngunit sa kasamaang palad, iyon ay maling galaw niya. Sapagkat may isang lalaki na kasuot ng itim na mask, sa buong mukha nito ang bumungad sa kanya. Akala mo ba matatakasan mo ulit kami? Anito sa nakakatakot na boses. Ulit? Kung ganon, kayo rin yung mga taong nang hold up sa akin nun? Malas naman. Gusto ko na magpahinga oh. Ilang hakbang paatras ang ginawa niya bago niya sinugod ng tadyak ang lalaking nasa harapan niya. Kaya lang naiwasan ito ng lalaki. Kainis! Dismayadong atungal ni Avi. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake sa lalaki na minsan ay natatamaan niya rin naman. Ganoon din ang pag-iingat niya na umilag sa atake nito. Nasaan ba ang bokong yun? Bulong ng lalaki na siyang narinig ni Avi. May backup ka ulit? Kawawa ka naman. Nag-iisang babae lang ako, pero kailangan mo pa ng backup? Nakakatawa ka naman. Panunuya ni Avi sa kanya, kaya lalo itong nagalit at sumugod sa kanya. Kung ibinibigay mo na lang sa akin ang wallet at cellphone mo, pareha sana tayo hindi napapagod ngayon. Huwag ka nang madaming satsat. Sinipa ni Avi sa tiyan ng lalaki kaya napaatras ito. Nasaan ba ang dalawang mokong na yon? Puisit! Sigaw pa ng lalaki. Huwag mo na silang hintayin. Pinatulog ko na sila. Isang boses ang narinig ni Avi. At kahit hindi niya ito lingunin, alam niya kung sino ito. Dahan-dahan na sumili ang isang ngiti sa mga labi ni Avi sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Ikaw na naman! Malas naman! Bulyaw ng lalaki sa kapatakbong umalis habang hawak-hawak ang tiyan na sinipa ni Avi. Ang duwag naman nun! Iiling-iling na tura ng dalaga. Kung hindi ko pa nakaharap yung dalawa kanina, malamang pagtutulungan ka nila. Sabi ni Warren. Tama ka. Mabuti na lang at naunahan mo sila. Humarap si Avi sa kanya. Salamat ulit sa pangalawang pagkakataon. Wala yun, babae ka pa rin. Halika na, umuwi na tayo. Naunang naglakad si Warren. Katulad noong una, sabay ulit sila sa taxi at bumaba lang ulit si Avi sa lugar na hindi masyadong malapit sa bahay niya mismo. Mabilis na lumipas ang mga oras at sasabak na naman siya sa trabaho. Kasalukuyan siya nasa locker area nang matigilan siya. Ha? Ano to? Takang tanong niya nang makita sa loob ng locker niya ang isang maliit na note. Para sa akin? Kanino naman to galing? Binuksan niya ang maliit na note at kaagad nang laki ang mga mata niya. Alam ko ang tunay mong pagkatao. Ngayon, kung ayaw mo ipagkalat ko to sa iba ang tunay na ikaw, ibigay mo ang gusto ko. Pabulong na base niya sa nakasulat. Hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa mga oras na yon. Kahit nasa gitna ng trabaho, ay palingon-lingon siya sa mga katrabaho niya. Alam kong isa sa kanila nagbigay ng sulat na yun sa akin. Pero sino? Imposible namang si Celine.
Ngunit, paano may nakakaalam na ibang tukol sa pagkatao ko? Mahinang bulong ni Avi sa sarili. Hanggang sa oras na ng pananghalian, ay hindi makausap ng matino si Avi ng kaibigan niyang si Celine dahil sa bumabagabag sa kanyang isipan. Avi? Tila ba nabalik sa sarili niya si Avi nang may tumawag sa pangalan niya? Iyon ay si Philip. Ayos ka lang ba? Pansin ko kanina ka patulala. May problema ka ba? Kaagad namang umiling-iling si Avi. May iniisip lang ako. Siya nga pala. Day off natin bukas. Niyaya ko sila na magkasiyahan sa bahay ko. Gusto mo pang sumama? Yaya ni Philip. Avi, sumama ka na. Inakbayan naman siya ni Celine. Masaya yun. Sa kabihira lang din kasi may pagkakataon na magkaroon tayo ng time para sa isa't isa. Saka huwag ka mag-alala. Sasama naman ako kaya ako nang bahala sa'yo. Pangungumbinsi pa ni Celine. Dahil sa gumugulo sa isipan ni Avi, nawalan siya ng pagpipilian kaya naman tumango na lamang siya bilang pagpayag. Maya-maya pa ay bumalik si Avi sa locker area at doon ay namutawing muli ang kaba sa kanyang dibdib nang may note ulit siyang nakita. 500,000? Kapalit ng pagtikom ng bibig ko? Bukas ng alas 7 ng gabi, sa ikatlong eskinita malapit sa grocery store, doon tayo magkikita. At kasama ang perang hinihingi ko sa'yo. Iyan ang nakasulat sa note. Napabuntong hininga si Avi sa nabasa. Nang blackmail ba naman? Ibang klase rin itong taong to, kung sino man siya. Araw ng kanilang day off, nagkita sina Celine at Avi sa isang restaurant upang sabay silang pumunta sa tirahan ni Philip. Nang makarating sila roon, ay nandoon na rin ang iba pa nilang mga katrabaho. Buti naman at nakarating kayo. Natutuwang salubong sa kanila ni Philip. Iginalan ni Avi ang paningin sa paligid ng isang maliit na bahay. Maraming mga alak sa isang mesa at may mga pagkain din. Ang kanyang mga katrabaho naman ay nagsisimula na ring uminom. Sumama siya pero hindi naman siya nahikihalubilo. Bulong niya ng masipat niya si Warren na nakaupo sa sulok ng sofa habang abala sa pagpipindot ng screen ng kanyang cellphone. Avi, nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Biglang lumapit sa kanya si Leo na may dalang dalawang bote ng beer. Heto, para sa iyo yung isa. Tinitigan ni Avi ang beer. Sorry, hindi kasi ako umiinom. Tanggi ni Avi at naupo na lamang sa isang single sofa. Nilingon niya si Celine at nakikipag-inuman na rin ito sa iba pa. Gustuhin ko mag-enjoy, hindi ko rin naman magawa. Dahil sa nakakainis na note na yon. Sino kaya sa kanila ang may alam ng sikreto ko? Bulong niya sa kawalan. Malayo naman ang distansya ng mga kasama niya kaya walang makakarinig sa kanya. Sumapit ang alas 6 ng gabi kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagsiuwian ang lahat, subalit siya ay may iba pang pinuntahan, imbes na dumiretso sa kanyang bahay. Katulad na nakasaad sa note, nagtungo si Avi sa ikatlong eskinita malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Nasa na kaya ang taong yun? Sana naman hindi niya lang ako basta-basta pinagtitripan. Kung sino man siya, lagot talaga siya sa akin. Ang tagal naman. Naiinip niyang reklamo habang naghihintay. Ilang sandali pa, ay may narinig na siyang yabag ng paa. Senyales na may paparating. Inihanda naman niya ang kanyang sarili. Nasaan ang pera? Tanong ng isang lalaking lumapit kay Avi habang may mask ang buong mukha nito. Sino ka? Ano ang alam mo sa pagkatao ko? Walang paligoy-ligoy niyang tanong dito. Kilala ko kung sino ka talaga. Anak ka ng mayaman. Nagpapanggap ka lang sa harapan ng mga katrabaho mo. Ngayon, kung ayaw mong ibulgar ko ang tinatago mo, ibigay mo sa akin ang perang hinihingi ko. Ibibigay ko ang tseke kung sasabihin mo sa akin kung paano mo nalaman ang tungkol sa pagkatao ko. Kondisyon ni Avi sa lalaki. Katrabaho kita, tama ba? Peking natawa naman ang lalaki. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ibigay mo na sa akin ang pera para matapos na to. Inilabas ni Avi ang tseke na nagkakahalagang 500,000 pesos. Kaya lang, hindi niya yun agad ibinigay sa lalaki. Ibibigay ko to sa'yo kung ipapaliwanag mo sa akin kung paano mo nalaman ang totoo. Muli niyang kondisyon dito. Ano na?
ipapaliwanag mo lang sa akin. Siguro naman karapatan ko ring malaman kung bakit at paano mo nalaman, hindi ba? Lalo na at malaking halaga din tong hinihingi mo. Okay, sige. Sasabihin ko na. Pagsuko ng lalaki kaya napangisi si Avi. Oo, katrabaho mo nga lang ako. Nalaman ko ang totoo dahil naputo lang si sabihin ng lalaki na may isa pang lalaki na bigla na lamang bumulagta sa gilid nila. Kung saan, kaagad nilang tinapunan ng tingin. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas niya sa lalaki na kabulagta nang makilala niya rin ito. Dalawang beses na siyang hinold up nito. Sinasabi ko na nga ba eh, kayo na naman. Ginugulo ka na naman ba ng mga to, Avi? Tanong ng isa pang boses kaya nilingon nito ng dalaga. Warren? Palagi ka na lang talagang sagabal eh. Biglang kinuha ng lalaki ang checking hawak-hawak ni Avi at kumaripas ng takbo. Hoy, bumalik ka rito! Sigaw ni Avi at sinundan ng lalaki. Sumunod naman din si Warren sa kanya at sabay nila itong hinabol. Hoy, Leo! Sigaw pa ni Avi na siyang nagpatigil sa lalaki. Hingal na hingal naman huminto rin si na Avi. Leo? Bakit tinawag mo siyang Leo? Takang tanong naman ni Warren sa kanya. Siya lang kasi ang naisip kong gagawa nito eh. Siya lang ang may motibo. Sagot ni Avi at tiningnan ng lalaking kumuha ng cheque. Kahit na naguguluhan, hindi na nagtanong pa si Warren at nilapitan na lang ang lalaki. Huwag ka nung tumakas. Sabi ni Warren dito, nang muntikan ulit itong tumakbo, subalit mahigpit niyang hinawakan ito sa balikat at pilit na inalis ang maskarang nakatakip sa mukha nito. Nagpumiglas pa ang lalaki. Philip? Sabay na hindi makapaniwalang bulalas ni Avi at Warren, nang tagumpay niya matanggal ang mask nito. Philip? Hindi ikaw si Leo? Gulong-gulo na sabi ni Avi. Paano? Bakit? Ba't mo ginagawang lahat ng to? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Pasensya na, gipit lang. Mariin na sagot ni Philip at naglabas ng baril na siyang tinutok niya sa dalaga. Huwag niyo na akong susundan pa kung ayaw niyong may maibalitang may natagpo ang bangkay sa lugar na to. Pagbabanta niya at nung nagkaroon siya ng pagkakataon, ay muli siyang tumakbo tangayang cheque. Hindi na yung nag-abala pang habulin siya ng dalawa. Hindi ko akalain na gagawin to ni Philip. Ani Warren. Ilang beses namang napabuntong hininga si Avi. Buong akala ko ay si Leo. Pero mali pala ako. Dismayadong usal ni Avi at nagsimulang maglakad. Ayos ka lang ba, Avi? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Tumatangong sagot ni Avi. Umupo naman sila sa isang bench na kanilang nakita. Wait, paano mo nalaman? Ibig kong sabihin, bakit sa tuwing nalalagay ako sa kapahamakan lagi kang sumusulpot? Tanong niya sa katabi. Wala, nagkataon lang. Tipid na sagot ni Warren at hindi kumbinsido ang dalaga rito. Imposibleng nagkataon lang. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Mabilis na sagot ni Warren. Tumingin naman sa malayo si Avi. Gusto mo siguro ako? Pagbibiro niya pa at peking natawa. Ngunit napalitan ng gulat ang kanyang reaksyon nang sumagot ang binata ng oo, gusto kita. Dahan-dahan naman niya itong nilingon. Ha? Huh? Nagkamali ba ako ng dinig? Masyado mo namang sinasabayan ng biro ko? Hirit pa ni Avi. Hindi ko ugaling magbiro. Kumunot ang noo ni Avi. So seryoso kang gusto mo ako? Nababaliw ka na ba? Isang mahirap at pangit na kagaya ko magugustuhan mo? Napaka-imposible niyan. Wala akong pakialam sa itsura mo. Kung gaano ka pakahirap. Basta ang alam ko, gusto kita. Seryoso pang wika ni Warren. Ilang minuto rin hindi nakaimik si Avi. Anong gagawin natin yan? Nahihiyang untag ni Avi. Hayaan mo akong ligawan ka. Tugon ng binata. Gumalaw naman ito at may kinuhang kung ano sa bulsa ng jacket nito. Ito, binili ko para sa'yo. Bala ko ibigay sa'yo yan kaya sinundan kita. Binuksan niya ang maliit na box at ipinakita ang laman nun sa dalaga. Quintas?
Mukhang mamahalin to ah. Huwag mo nang isipin kung magkano ang presyo nito. Halika na, isusuot ko to sa'yo. Bahagyang lumapit sa kanya ang binata at marahan na isinuot sa kanyang liig ang kwintas. Bagay sa'yo. Nakangiting puri pa nito sa dalaga. Hinawakan ni Abby ang kwintas at palihim na ngumiti. Talagang seryoso ka nga? Seryoso ako, Abby. Hindi ko rin maipaliwanag tong nararamdaman ko. Pero namamangha ako sa'yo. Hanggang sa napagtanto ko na gusto na pala kita. Pag-amin ng binata. Tinitigan ni Abby si Warren. Sa hindi malamang dahilan, ay kusang kumilos sa mga labi niya upang halikan ng binata sa pisngi. Nagulat si Warren sa ginawa ng dalaga. Subalit naging rason iyon upang unti-unting sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Ngayon lang kita nakita ngumiti ng ganyan. Wika ni Abby. Mas lalo kang gumagwapo kapag nakangiti. Dagdag pa niya. Ikaw ba naman ang biglang nakawan ng halik ng taong gusto mo? Hindi ka kaya ngumiti ng ganito? Natawa si Warren na siyang sinabayan naman ni Abby. Matanong ko lang, bakit mo ako gusto? Hindi ko rin alam. Tugon ni Warren. Basta, kusa ko na lang naramdaman to. At kahit pilitin mo pa akong sabihin sa iyo ang rason kung bakit kita gusto, wala akong maisasagot sa iyo. Dahil puso ko mismo ang nagdesisyon nito. Tila ba nakontento na si Abby sa sagot ng binata, kaya hindi na niya ito kinulit pa. Umuwi si Abby na may malawak ang ngiti sa mga labi. Maski ang pamilya niya ay hindi napansin nang siya ay dumiretso na sa kanyang silid. Gusto niya pala ako. Gusto niya ako kahit ganito ang itsura ko. True love na ba to? Kinikilig ang tinig na sambit niya habang nakatihaya sa kama. Kakaiba pala ang pakiramdam kapag may nagkagusto sa'yo sa kung sino ka talaga. Ilang araw ang lumipas at ipinakita nga sa kanya ng binata na seryoso ito sa nararamdaman niya para sa kanya. May ilan din na nakakapansin sa inaasta ng dalawa. Ngunit hinahayaan na lamang nila yon. Si Philip naman ay ilang araw na rin hindi pumapasok sa trabaho. Day off ni Abby kaya naman niyaya niyang samahan siya ng kanyang kuya sa pagsha-shopping. Natuwa naman siya nang kaagad itong pumayag. Marami ka pa bang bibilhin, sis? Kumain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Naku kuya, mabuti pa nga at kumain muna tayo. Pareho lang tayo nagugutom no? Sang-ayon niya sa kapatid at nagtungo sila sa restaurant sa loob ng mall. Enjoy na enjoy siyang kumakain ng sa isang iglap ay nahagip na mga mata niya na siyang bahagyang nagpatulala sa kanya. Sis, okay ka lang ba? Para ka naman nakita ng multo riyan. Natatawang pansin sa kanya ni Marco. Kuya, pwede na ba tayong umuwi? Biglang yaya ni Abby. Ha? Bakit naman? Kuya, nandito kasi sila. Yung mga katrabaho ko. Lumingon naman si Marco kung saan nakatingin si Abby. Doon ay nakita nila sa dulong mesa sina Leo, Shane at Pia. Katrabaho mo sila? Pag-confirm pa ni Marco sa kapatid. Marahan namang tumango si Abby. Oo kuya. Sige, halika na. Umalis na tayo dito. Maingat silang umalis ng restaurant at lumabas ng mall. Subalit sa kasamaang palad, ay muling nagpaalam si Abby sa kanyang kuya na may babalikan siya sa loob. May naiwan ka ba? Wala naman kuya. Pero naiihi kasi ako kanina pa. Sobrang sakit ng puson ko. Hindi ko na to carry. Mangiyak-ngiyak na atungal ni Abby. Sana kanina mo pa sinabi ano? Sige na, bumalik ka na ron. Bilisan mo at baka magkalat ka pa rito. Singhal ni Marco sa kapatid. Sige kuya, hintayin mo ako ah. Pahabol pambili ni Abby bago siya tumakbo pabalik sa loob ng mall. Naiwan namang natatawa at naiiling si Marco dahil sa kapatid. Matapos mag-restroom ni Abby, ay lumabas na siya ng mall at pinuntahan ng kuya niya sa parking area. Subalit ganun na lamang ang gulat niya nang makita niya itong kausap ni Warren. Nais man niyang mag-ingat, ngunit mas nang ibabaw sa kanya ang pagtataka kaya nilapitan niya ito. Kuya? Warren? Magkakilala kayo? Puro ng pagtataka niyang tanong sa dalawang binatang na palingon sa kanya. Sis, mabuti nandito ka na, makakauwi na tayo. Siya nga pala, oo magkakilala kami. Si Warren, kaibigan ko siya. Teka, Abby? Ba't mo nga pala alam pangalan niya? Wala akong matandaan na may kinuwento ako tungkol sa kanya.
Nagtataka ring tanong ni Marco sa nakababatang kapatid. Yung kwintas. Biglang usal ni Warren habang nakatingin sa leeg ni Avi kung saan suot nito ang kwintas na kanyang binigay noon. Ano? Kaibigan mo siya, kuya? Paano mo siya naging kaibigan? Naguguluhan pang tanong ni Avi kay Marco na hindi man lang pinansin ang sinabi ni Warren. Si Warren, anak siya ng business partner ng mga magulang natin. Sina Mr. and Mrs. Vargas, kaibigan ko siya matagal na. Business partner? Kung ganon. Tinitigan niya ang binata habang taimtim din ito nakatitig sa kanya. Kuya, sandali lang ah. Mag-uusap lang kami nitong kaibigan mo. Tura niya sa kapatid habang hindi inalis ang titig kay Warren at hinila niya ito palayo sa parking area. Anong ibig sabihin nito? Ikaw si Mavis? Mavis Torres? Avi? Ibig sabihin, ikaw yung kapatid ni Marco? Sandali, hindi ko naiintindihan. Sunod-sunod ding tanong ni Warren. So anak mayaman ka rin pala. Hindi ko alam na may tinatago ka rin pala sa akin. Ipaliwanag mo nga lahat ng to? Ani Avi, na hindi man lang sinagot maski isang tanong ng binata. Ha? Ako may tinatago? Wala akong tinatago. Kung tutuusin, ikaw tong may nililihim sa ating dalawa. Paano nangyaring ikaw si Avi? Litong-lito na sila pareho at mababakas yun sa mga mukha nilang nakakunot ang mga noo. Hindi ako makapaniwala. Buong akala ko anak mahirap ka lang. Tapos malalaman kong kaibigan ka pala ng kuya ko? Sana tinanong mo rin ako kung ano nararamdaman ko ngayon. Lalo na nang malaman ko ikaw si Avi. Paano nangyari yun? Bakit ganun na itsura mo? Ano yun, nagpapanggap ka lang? Humugot na isang malalim na buntong hininga si Avi. Okay, fine. Ako nga ito, si Avi. Si Avi na pangit at katrabaho mo. Nagpanggap ako mahirap at pangit para makahanap ako ng tunay na magmamahal at magmamalasakit sa akin. Gusto ko maranasan ang simpleng buhay na nararanasan ng iba. Okay na? Sapat na bang paliwanag yon? Eh ikaw, pwede mo pa ipaliwanag yung nalaman ko? Napatingin siya sa ibang direksyon at pinisil ang sariling ilong bago muling tumingin kay Abby. Wala akong tinatago, okay? Nagkataon lang din na gusto ko magtrabaho. Pero hindi ko pinake ang pangalan, hitsura at estado ko sa buhay. Sadyang hindi lang uso sa akin na ikwento sa ibang tungkol sa pagkatao ko. What? Nakakawindang to. Pero ngayon bang alam mo na ang tunay kong pagkatao? Nagbago ba ang tingin mo sa akin? Direkta ang usisa ni Avi sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maprocess sa utak ko ang lahat. Pwede bang bigyan mo muna ako ng ilang minuto para isipin ang lahat ng to? Whatever. Bahagya namang natawa si Warren. Ikaw na ikaw nga yan, Avi. Ganyan na ganyan kakasuplada eh. Naningkit naman ang mga mata ni Avi. Sabihin mo nga sa akin, Warren. Dati mo na rin bang alam ang totoo kong pagkatao? Ano? Hindi no? Mabilis na tanggi ng binata. Wala akong alam sa'yo. Ngayon ko lang talaga nalaman tong lahat. Ang alam ko ay may kapatid si Marco na si Mavis ang pangalan. Bakit ba hindi ko agad napagtanto noon na Avi ang pangalan mo? At Avi rin ang palayo ng kapatid ni Marco. Bukod doon, palagi ka rin bumababa sa lugar kung saan malapit ang bahay ni na Marco. Bakit ba hindi ko naisip ang lahat ng yun? Ni konti hindi ako nagkinala. Dismayadong salaysay pa ni Warren. Ako rin naman, dismayado dahil hindi ko man lang natunugan na isa ka rin palang anak mayaman. Akala ko pa naman, isa ka lang simpleng misteryosong lalaki. Nagkibit balikat naman si Warren at sinabing, wala na tayong magagawa, ito ang plano ng tadhana eh. Sa bagay, kung iisipin, maganda na rin yung nangyari. True love lang naman kasi talaga ang hanap ko kaya ako nagpanggap. Napangiti si Avi sa naisip. Pero alam mo, mas gusto ko pa rin yung Avi na nakilala ko. So sinasabi mong ayaw mo na sa akin dahil maganda talaga ako? Disappointed ka dahil ganito ang itsura ko? Taas ang isang kilay na tanong ni Avi sa kanya. Agad namang umiling si Warren. Hindi naman, ang sinasabi ko lang naman, minahal kita sa kung paano kita nakilala. Oh, bakit ang lawak ng ngiti mo riyan? Naisip ko lang kasi, kung ibang lalaki ka, hindi nila ako magugustuhan habang nagpapanggap ako. At kapag nalaman nilang, ganito talaga itsura ko, doon nila ako habulin. Pero ikaw, nakakatuwa lang na, sinabi mo mas gusto mo pa rin yung nagpapanggap na Avi.
nakangiting hayag ng dalaga. Ganun naman kasi talaga ang tunay na pagmamahal, di ba? Hindi basehan ang itsura at katayuan mo sa buhay. Sa ganoong paraan, doon ako pinalaki ng magulang ko. Ang tunay raw na pag-ibigay kusa mo nalang mararamdaman. Tipong wala kang mahanap na dahilan o rason kung bakit mahal mo yung isang tao. Basta nagmahal ka lang. Sambit ni Warren. Tama ka. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang boyfriend na may malawak na pananaw sa buhay. Kadalasan kasi yung mga nakilala ko, lahat sila mayabang. Magaganda lang ang gusto. Manhid. Yaman lang ang mahalaga. Para bang hindi sila naniniwala sa tunay na pagmamahal. Teka, Avi. Tama ba yung narinig ko? Boyfriend? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Warren. Oo, boyfriend na kita. Tutal, alam naman natin ang pagkatao ng isa't isa kaya sinasagot na kita. Dire-diretsyong saad ni Avi. Talaga? Hindi ka nagbibiro lang? Girlfriend na kita, Avi? Oo nga. Boyfriend na kita, di ba? Hindi naman ito prank at mas lalong hindi ako nagbibiro. Dahil sa tuwang naramdaman ni Warren, ay niyakap niya ang dalaga. Thank you, Avi. Mahal na mahal kita. Napangiti si Avi sa narinig at ginantihan ng yakap ang binata. Sis, Warren, ano ibig sabihin nito? Kaagad na naghiwalay sa isa't isa ang dalawa nang biglang dumating si Marco. Kuya! Gulat pang reaksyon ni Avi. Tama ba yung narinig ko? Boyfriend mo na si Warren? Baling ni Marco sa kapatid. Napayuko naman si Avi at tumango. Kaya naman pala magkakilala kayo. Kasi nagliligawan na pala kayo na hindi ko man lang nalalaman. Ipinikit ni Avi ang mga mata dahil sa paghahanda ng paninermo ng kuya niya. Wala akong alam sa istorya niyong dalawa. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, Warren. Ingatan mo ang kapatid ko. Nag-iisang kapatid na babae ko yan. Kapag yan sinaktan mo, wala akong pakialam kahit na matagal na tayo magkaibigan. Banta ni Marco kay Warren. Nag-angat naman ang tingin si Avi sa kanyang kuya at bigla itong niyakap. Kuya, mahal mo talaga ako. Parang batang hagulhol ni Avi. Warren? Kaagad na napakalas ng yakap si Avi sa kanyang kuya nang may marinig silang boses at nakita niya ang tatlong katrabaho niyang iniiwasan kanina. Shane? Nanlalaking matang bulalas ni Avi. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Shane. Kilala mo ako? Napalunok naman si Avi nang kanyang mapagtanto na hindi pala siya nakadisguise ngayon. Warren, tama ba yung narinig daming kanina? Girlfriend mo itong magandang babaeng to? Baling ni Shane kay Warren habang nakaturo kay Avi. Oo, girlfriend niya nga ako. Pinasadahan naman siya ng tingin ni Shane mula ulo hanggang paa. Sabi ko na nga ba, at magagandang babae rin ang tipo mo eh. Imposible kasi magkatotoo yung kumakalat na chismis na nililigawan mo raw yung bruhang Avi na yon. Shane! Sita ni Leo sa kanya. O bakit? Tama naman ang sinasabi ko ah. Bruha naman talagang babaeng yon. Ang pangit niya. Shane, tumigil ka na. Mariin na muling sita ni Leo sa kanya. Bakit ba? May mali ba sa mga sinabi ko ha? Alam mo Leo, isa ka rin eh. Sabihin mo nga, ginayuma ka rin ba ng babaeng yon para mabaliw ka rin sa kanya? Shane! Nasapo ni Leo ang sariling noo dahil sa kadaldalan ng dalaga. Nandito si Avi. Nandito siya, Shane. Hindi na niya napigilang sabihin. Automatic na magtaka si Shane. Ha? Nandito siya? Nasaan siya? Nasa harap mo na. Mahinang sagot ni Leo habang ang mga mata ay nakatuon sa ibang direksyon. Tumingin naman si Shane sa harapan niya at kumunot ang noo. Nagbibiro ka lang, Leo, hindi ba? Imposible namang si Avi to. Maganda tong babaeng nasa harapan ko. Natatawa niyang usal. Hindi siya nagbibiro. Ako nga si Avi, ang bruhang tinutukoy mo. Pag-amin ni Avi na siyang nagpaawang sa bibig ni Shane at Pia. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Leo na nagpapanggap lang ako. Pero totoo ang sinasabi niya. Ako nga si Avi. Siguro naman maniniwala ka na ngayon dahil ako na mismo ang nagbuko sa sarili ko. Sunod-sunod na napalunok si Shane habang ilang beses na pakurap-kurap ang kanyang mga talukap. Imposible. Magkaboses nga kayo. Pero paanong? Shane, nagpanggap la ako mahirap at pangit, okay?
Disguised ang tawag doon. Ngayon na alam nyo na ang totoo, wala na ako maitatago pa. Halika na kuya, umuwi na tayo. Warren, kita na lang tayo bukas. Matapos ang araw ng revelasyon, ay hindi makapaniwala ang lahat. Ngunit lahat naman ang nangyari ay naproseso nila sa kanilang isipan. Isang araw ay sabay na nagtungo si Warren at Abby sa kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi para pumasok, kundi para magpaalam. Masaya ako na nahanap mo na ang true love mo. Pero talaga ba magre-resign kayong dalawa? Maluhaluhang tanong ni Celine kay Abby. Oo, Celine. Nag-decide kaming dalawa na mag-travel at gawin yung mga bagay na ginagawa na magnobyo at nobya. May tipid ng ngiting sagot ni Abby. Mamimiss ko kayo, lalo ka na, Abby. Hindi na napigilan pa ni Celine ang pagpatak ng mga luha niya, kaya napayakap na siya kay Abby. Salamat, Celine. Salamat kasi naramdaman ko naging totoo ka sa akin. Salamat kasi naging kaibigan kita. Hindi mo ako hinama kahit na ganun pa ang itsura ko. Hinagod-hagod ni Abby ang likod ng kanyang kaibigan. Abby, patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Si Philip naman ang lumapit sa kanya. Kailangan ko lang kasi talaga ng malaking halaga ng oras na yon kasi kailangan operahan ng lolo ko. Wala akong ibang pagpipilian kaya nung nalaman ko ang totoo dahil nakita kitang kasama mo si Marco Torres na siyang kuya mo, sinamantala ko yon para i-blackmail ka. Pero hindi ko talaga intensyon na gawin yon. Sana mapatawad mo pa ako. Hingi nito ng paumanhin. Wala na yon. Kalimutan mo na yung nangyari. Bukod doon, naipaliwanag na rin sa akin ni Warren ang totoo. Masaya ako naligtas ang lolo mo. Nakangiting hayag ni Abby sa kanya. Salamat, Abby. Hindi ako nagkamali nung inisip ko noon na mabuti kang tao. Salamat talaga. Salamat sa inyong dalawa ni Warren. Paano? Aalis na kami. Thank you sa inyo. Sa inyong tatlo naman, Pia, Shane at Leo, wala akong sama ng loob sa inyo. Shane, naiintindihan kong kaya ganun ka sa akin noon ay dahil sobrang gusto mo lang si Warren. Ikaw, Pia, natural lang naman nakampihan mo ang kaibigan mo. Ikaw naman, Leo, hangad ko na sana mahanap mo na rin yung babaeng para sa'yo. Pero sana huwag ka naman bumasi lang sa itsura ng babae. Mas maigi pa rin kung magmamahal ka ng natural at mamahalin ka ng buong puso at tapat. Hindi nakapagsalita ang tatlong katrabaho. Bagkus ay lumapit na lamang ito sa kanila upang yakapin sila habang umiiyak na rin. Matapos mag-resign ni Warren at Abby sa grocery store, ay tinuloy nila ang kanilang plano mag-travel sa iba't ibang lugar. Alam mo, sobrang saya ko ngayon. Sambit ni Abby habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ng kanyang nobyo. Magkatabi sila ngayon sa isang eroplano patungong Thailand. Bukod sa matutupad na isa sa mga gusto kong gawin kasama ang lalaking mahal ko, nahanap ko pa ang true love ko. Hinaplos naman ni Warren ang kanyang buhok. Masaya rin ako, Abby. Wala kang idea kung gaano ako kasaya ngayong kasama kita. Ni hindi ko nga in-expect na makakatagpo ako ng pagmamahal sa lugar na yon. Pero aaminin ko, ginusto ko rin talaga magtrabaho sa ganoong lugar para makahanap ng tunay na pagmamahal. At ikaw ang binigay ng tadhana sa akin. Sabi nga nila, mas masarap pagmahal kapag unexpected yung taong dumarating at yung love na nararamdaman mo. Dati, ini-imagine ko lang kung ano ba ang pakiramdam nun. Pero ngayong nararamdaman ko na talaga siya, labis na saya yung hatid nun sa puso ko. Mahal na mahal kita, Abby. At mahal na mahal din kita, Warren. Kusang naglapit ang kanilang mga labi at ipinadama sa isa't isa ang tunay na pagmamahal na siyang matagal na nilang pinapangarap at hinanap. Nakalaunan ay kanilang natagpuan sa bawat isa. Totoo nga na ang true love ay kusa na lang talagang darating sa hindi inaasahang tao, panahon, oras at pagkakataon. Ani Abby sa kanyang isipan. Sino rin mag-aakala na ang true love ko ay isa palang babaeng nagpapanggap lang na pangit at mahirap? Nakakatuwa lang ding isipin na kapatid pa siya ng kaibigan ko. Ibang klase talaga maglaro ang tadhana. Ani Warren sa kanyang isipan. Lumipas ang isang taon na puno ng saya at pagmamahalan. Warren, ayos ka lang ba? Parang kanina pa malalim ang iniisip mo. Tanong ni Abby sa nobyo habang namamasyal sila sa isang park.
Agara namang umiling si Warren at kumiti. Huwag mo akong isipin. Natutuwa lang ako dahil nakikita kitang masaya. Asus? Masaya talaga ako dahil ikaw ang kasama ko. Kahit na madalas naman tayo mag-date, parang bago pa rin sa pakiramdam. Pakiramdam ko, may mga paru-parong nagpipiesta sa loob ng tiyan ko. Natatawang hirit ng dalaga. Hindi lang ikaw nakakaramdam niyan. Kung nababasa mo lang ang isip ko, baka lalo kang kiligin. Patutsada naman ni Warren. Hindi ko na kailangan pang mabasa ang nasa isip mo. Kasi sapat na yung ginagawa mo at pinaparamdam mo sa akin. Nakangiting wika ng dalaga. Napangiti naman si Warren at niyayang umupo muna sila ng nobya sa isang bench. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang bumili muna ng makakain? Tumangutang naman ang dalaga. Sige ba? Okay, dito ka lang ha. Hintayin mo ako makabalik. Sure. Naglakad palayo ang binata at kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa saka nag-dial ng numero. Hello Marco, kumusta? Maayos na ba ang lahat? Oo, sinigurado ko nandito ang lahat ng mga naging kaibigan niyo sa grocery store na pinagtrabahuhan niyo dati. Sagot naman ni Marco sa kabilang linya. Sige, kinakabahan kasi ako. Natawa naman si Marco. Huwag kang kabahan, basta siguraduhin mo lang na hindi matutunogan ni Avi yung proposal mo sa kanya. The rest, ako nang bahala. Salamat talaga Marco. Sige na, ibababa ko na to. Baka kasi magtaka pa si Avi kapag matagal ako nakabalik. Sige, sige. Enjoy sa date nyo. Pinataya na ni Warren ang tawag si Marco at bumili na makakain nilang dalawa ng kanyang nobya. Mabilis na lumipas ang oras at kailangan na niyang ihatid sa bahay nila si Avi. Huh? Nakakapagtaka naman. Bakit nakapatay lahat ng ilaw sa bahay? Takang tanong ni Avi na makababa siya ng sasakyan. Baka nagkaroon lang ng aberya. Halika, pumasok na tayo sa loob. Magkahawa kamay silang pumasok sa loob ng bahay habang namumutawi ang pagtataka sa mukha ni Avi. Napakadilim naman. Nandito ba sila? Tanong pa ni Avi nang bigla siyang binitawan ng nobyo kaya nanatili siyang nakatayo. Warren, nandyan ka pa ba? Bakit ba napakadilim? Nakarinig siya ng mga kaluskos, dahilan upang kilabutan siya. At makalipas nga ang ilang segundo, ay bumukas ang ilaw at bumungad sa kanya ang mga mahahalagang tao sa buhay niya. Lahat ito nakangiti sa kanya habang may hawak na malalaking flashcards. Nakangiti silang lahat habang siya'y walang ideya sa kung ano nangyayari. Mavis Torres. Kaagad siyang napalingon sa nobyo nang binanggit ang pangalan niya. Hindi ko inakalang makikilala ko ang isang tulad mo. Hindi mo alam pero lubos mo akong pinapasaya. Hindi ko na yata kaya pang mawala ka pa sa akin. Usal ng binata habang palapit sa dalaga. Anong nangyayari? Walang kaidi-idi ang tanong ni Avi. Sa kanya lang napansin ang iba't ibang palamuti sa paligid. Bigla ring pumosisyon sa gitna ang dati nilang katrabaho habang hawak ang malalaking flashcards. Avi, mahal na mahal kita. Buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ng ganitong klaseng saya. Unti-unti nang ipinakita ng katrabaho nila noon ang mga letrang hawak nila at doon ay namasa ang mga mata ng dalaga. Avi, gusto na kitang makasama. Gusto ko nang masigurado na ikaw magiging nanay na magiging anak ko. Hindi napigilan pa ni Avi ang lumuha dahil sa mga kaganapan. Lalo na nang lumuhod sa kanyang harapan ang kanyang nobyo. Kung mamarapatin mo, Avi, will you marry me? Naghiyawan ang mga tao sa paligid nila at isinisigaw ang mga katagang, oo na yan! Yes na yan! Yes! Yes, Warren, I will marry you. Umiiyak na sagot ni Avi na hindi mabilang kung ilang beses siyang tumango. Niyakap niya ng mahigpit ang nobyo habang sabay na nakikisaya ang mga taong nasa paligid nila. Matapos ang matagumpay na proposal na yun ni Warren, ay lumipas ang 3 buwan bago sila tuluyang nagpakasal. Nagkaroon sila ng kanilang sariling bahay na regalo mismo ng mga magulang ni Warren. Ilang buwan pa ang lumipas ay talaga namang puno ng saya ang naging relasyon ng dalawa bilang mag-asawa. Mrs. Vargas, ano at mag-isa ka rito sa garden? Malambing na tanong ni Warren sa kanyang asawa. Ngumiti naman si Abby. Gusto ko lang makakita nito magagandang bulaklak.
Niyakap ni Warren ang asawa at hinaplosan siya nitong bahagyang may umbok na. Excited na akong lumabas si baby. Gusto ko nang makita kang inaalagaan ng anak natin. Turan pa ni Warren. Ako rin. Excited na akong makita niya kung gaano kaganda ang mundo at kung gaano kabuting tatay ang meron siya. Hinalikan ni Warren ang asawa sa labi nito. Salamat, Avi. Salamat kasi palagi mo akong pinapasaya. Ngayon dinadala mo pa ang magiging anak natin. At paniguradong, mas lalong sasaya ang ating pagsasama. Ang sweet naman ng asawa ko, ako nga dapat ang nagpapasalamat eh. Kasi pinaramdam mo sa akin ang tunay na pagmamahal. Pangako, Avi, hinding-hindi kita iiwan at sasaktan. Kayo na magiging anak natin. Mahal na mahal kita. Muling hinalikan ni Warren ang asawa. Namuhay sila ng payapa at punong-puno ng ligaya. Sa buhay ngayon ni Avi, wala na siyang ibang mahihiling pa. Pakiramdam niya, tila ba napuna ng puwang sa puso niya at sobra-sobra pa yon sa sayang nararanasan niya ngayon. Tunay ngang kay sarap magmahal. Lalo na kung alam mong tunay ka ring minamahal ng iyong sinisinta. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Finding True Love, written by Cheerless Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtagkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!